African Lover. Yan. So, walang budol. Itlog yan ang ibon. Babasagin natin. Yan. So, guys, meron tayong itlog dito. Okay, ito itlog ng manok. Okay, tapos ito itlog ng African Lovebirds. After candlelight, and nakita ko, I find out na wala siyang laman, pero try natin. Ito, I'm not sure kung talagang ano, baka baog na kasi lumagpas na siya sa edad niya sa month. Umabot na siya ng 1 month. So, pipisain ko na siya. Okay, kinuha ko na doon sa bird box para hindi na siya umasa yung mother. Para makapag, ano na tayo, makapagsimula sila ulit mag-feed. So guys, tirahin na natin to ngayon. Positive ako dito kasi. Tingnan natin para malaman natin. Tingnan nyo guys ang itsura ng para lang normal na itlog. Yan o. Lulutuin natin yan guys. Masarap yan. Mami, lulutuin ko yan. Ay, ay. Yan guys, dalawa na. So, ano na kasi to guys eh, after 31 days na. So, wala pa din, kaya kinuha ko na sa nest box. Dapat kasi mga 2 weeks ako tumitingin. Dapat nagpo-form na yung ano niya, meron siyang ugat-ugat, pero ganun na katagal wala pa rin siyang ano. So kinuha ko na, tapos yung labas ng itlog puting-puti pa rin. So doon ko nalalaman na infertile yung itlog. Okay? Tsaka hindi naman 'to nakakapanginayang kasi ganun talaga ang buhay ng magpag-ibon. Yung iba, hindi sila nakakapag-produce kagad or talagang totally hindi kasi lagi nilang sinisilit. So walang nangyayari. Basta baguhan ka pa lang, meron talagang time na, lalo na kung baby pa yung mga ibon, meron time talaga na hindi sila mapipisa. Walang itlog, walang laman. Ito, ano to, medyo malapot. Walang laman yung itlog. Kumbaga infertile. Okay, dahil hindi pa ganun ka-develop yung ano nila. Ayaw bumaba. Ano yan? Ayan. Bulog yata. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napalakas yung palo ko. Yan. 2, 4, 6, 8. So, bali, 10 to lahat. Tag-lima-limas na ng itlog. Dalawang klase ng ibon. Walang laman. So, kinuha ko na. Yan. Bali, siyam. Yan. Yan. So, guys, ayan. Nakita ninyo. Alam ko yung iba dito, first time pala makakita ng ganyang itlog na napisa ng African Lovebird na pinisa natin. Yan. So may mga katanungan guys about sa pag-ibon, lalo na sa mga baguhan, comment down below po para masagot natin. Salamat!